honored for the time that they have given to join us and share their knowledge to enlighten our attendees today. So allow me to briefly introduce our first speaker, Mr. Mark Joseph V. Santos. He is an instructor in the Department of Social Sciences and Humanities at Pamantasang Centro Escolar. He is the author of the book 19 Review Contra COVID-19, Kalipunan ng mga Panunuring Aklat sa Agham, Panlipunan, Teolohiya at Panitikan. He is also one of the founding members of the Kapisanan ng mga Mananaliksik sa Kasaysayan ng Marikina, an organization that aims to cultivate the local history of Marikina. And let us welcome now, as he will talking about kasaysayan bilang instrumento ng nasyonalismo at katarungang Pilipino. Good afternoon, sir. Isang makasaysayang hapon po sa ating lahat. Nagpapasalamat ako sa mga tagapag-organisa ng event na ito. Na binigyan ako ng pagkakataon para ibahagi itong paksa na ito. So kagaya nung nabanggit sa atin na titulo, inabuti ko na yung aking paksain sa hapon na ito ay itong kasaysayan bilang instrumento ng nasyonalismo at katarungang Panlipunan. So magsimula na po tayo. Next slide po. Usually, kapag naririnig natin yung salitang kasaysayan o history, ang isa sa major na preconception natin dito ay ang history o kasaysayan ay ukol sa pagkakabisado ng mga names, dates, places, and events. Na ang kasaysayan ay pinag-aaralan lamang para marami kang pan-trivia. Iniisip ng iba na ito yung pag-aaral ng kakabisaduhin mo yung birthday ng mga bayani, kailan sila namatay, ilan yung mga kapatid ni Rizal, ano nangyari nung gantong taon, ano yung kabisera ng mga bansa or capital ng mga bansa, etc., etc. No? At next slide po. At sa tingin ko, ito yung dahilan kung bakit marami ang naboboring sa history, marami yung ang tingin ay nakakaantok ang kasaysayan. Dahil nga, magme-memorize ka lang ng napakaraming datos. At ang nagiging resulta nito, yung mga estudyante na nag-aaral ng kasaysayan ay parang nagiging mga intellectual sponge. Of course, alam naman natin yung sponge, no, na umihigop ng tubig. At kapag piniga mo ay lalabas din yung tubig. No? Na parang ganun yung nangyayari sa mga estudyante ng kasaysayan dahil sa misconception na iyon. Na para bang magkakabisado ka, parang sponge, no, na umiikot na maraming tubig, magkakabisado ka ng napakaraming mga datos ukol sa mga lugar, petsa, tao. At ang dahilan ko bakit ka magme-memorize ng ganon ay dahil may paparating na exam, no, na objective type ng test, tapos magsasagot ka doon. Lahat ng iyong natutunan ay pipigain mo sa iyong utak, no, at ibubuhos mo doon sa kapirasong papel, at pagka nakapasa ka na, that's it. No, na yun yung purpose ng pag-aaral ng kasaysayan, magkakabisado ka lang para pumasa ka sa exam, no? Next slide po. Pero kung ating sisiyasatin yung mismong kahulugan, original na kahulugan ng kasaysayan, malayong malayo ito doon sa misconception natin sa kasaysayan bilang pagkakabisado lamang ng mga names, dates, places, and events. Yung root word ng kasaysayan ay yung salitang saysay, na basically dalawa yung kahulugan. Maaring ang ibig sabihin nito ay saysay as in kabuluhan. Kapag sinabi natin halimbawa na ano ba yung saysay ng pinagsasabi nito? Ang ibig sabihin natin doon, ano ba yung kabuluhan nito? Ano ba yung kwenta nitong sinasabi nito? Ang ikalawang pwedeng kahulugan ng salitang saysay ay kwento or salaysay. Yung word na salaysay ay extension lamang ng word na saysay. As in kapag sinabi nating pakisaysay nga sa akin yung napag-usapan kanina. So, ibig sabihin, dahil doon, kapag pinagsama natin yung dalawang yon, ang kahulugan na original ng kasaysayan ay kwentong may kwenta or salaysay na may saysay. Sabi nga noong
Filipino historian na si Sue Salazar, sa kanya galing yung famous na definition na ito ng kasaysayan. Ang kasaysayan ay mga salaysay na may saysay sa isang grupong sinasalaysayan. Ibig sabihin, hindi lang ito ukol sa pagme-memorize, hindi lang ito ukol sa pagme-memorize ng mga bagay na may kinalaman sa nakaraan, kundi ito ay pag-aaral sa mga bagay sa nakaraan na mayroong kabuluhan, mayroong saysay sa kasalukuyan. No? Na ibang-iba ito, by the way, yung ating Filipino concept of kasaysayan ay ibang-iba sa Western concept of history, kasi yung Western concept of history basically galing doon sa Griego na historie, ang ibig sabihin noon ay inquiry, no, na later on na-adapt ng iba't ibang mga wika tulad ng Frances na histoire, ng Espanyol na historia at iba pa, no, na basically ang kahulugan sa kanila nitong history ay pag-aaral ukol sa nakaraan, no? Yun lang yun. Wala doong sense nung saysay nung pinag-aaralan ukol sa nakaraan. Pero sa atin sa Pilipinas, hindi lang natin tinitignan yung kasaysayan bilang simpleng pag-aaral sa nakaraan, kundi ito yung mga bagay na pag-aaralan mo na may saysay sa kasalukuyan. Ibig sabihin, kung yung mga bagay sa nakaraan na yung pag-aaralan ay walang saysay sa atin, at hindi makakatulong sa atin, hindi yun kasaysayan. Hindi yun tinuturing na kasaysayan ng mga Pilipino. Ibig sabihin, very central dito sa konsepto mismo ng kasaysayan, yung issue ng relevance. Dapat kapag nag-aaral ka nito, mayroon itong kwenta sa kasalukuyan. Next slide po. At para lalo pang i-illustrate yung punto natin na iyon, na yung kasaysayan ay hindi lang basta memorization ng names, dates, places, and events, hindi lang ito pang library, hindi lang ito pang trivia, or kailangan mo lang pag may exam. Tingnan natin kung gaano kadelikado yung kasaysayan kapag ito ay wine-weaponized sa politika. Magbigay tayo ng tatlong example. Next slide. Unang example natin ay yung issue noong kay Lapu-Lapu. Marahil yung marami sa inyo ay nabalitaan yung isyong ito. Nangyari ito noong April. Of course, alam ng marami na ngayong 2021, yung 500 year na anibersaryo ng circumnavigation in Magellan, or yung ika-500 years ng Christianity sa Pilipinas. No? Dahil doon, yung National Historical Commission of the Philippines ay naghanda ng malakihang event para dito sa commemoration. At sa isang event na nangyari sa Cebu, ang inibitahan nila na maging guest speaker nila ay si Senator Bongo. At nagbigay siya ng speech about kay Lapu-Lapu. Of course, alam ng marami na si Lapu-Lapu ay raha ng Mactan sa Cebu, no, na pumatay kay Magellan. Ngunit dito sa speech na ibinigay ni Bongo, binago niya yung naratibo. Ang sabi niya, si Bongo daw ay hindi talaga originally galing sa Mactan. Si Bongo daw ay isang tausug na galing sa Sulu. Tapos inutusan lang siya ng kaharian ng Sulu na pumunta sa Mactan para manmanan yung mga banyaga na nababalitaan nila na tumutungo doon, which is sila Magellan nga. Tapos nag-quote pa siya ng isang, sabi niya, isang dalumpasa. Marami nagalit after that. Nung after mailabas yung recorded video nung talk niya na iyon, marami nagalit, lalo sa hanay ng mga historiador, dahil sabi nila, binababoy yung kasaysayan. Hirap na hirap yung mga guru ng kasaysayan, ituro yung maayos na history sa mga classroom, tapos narito yung ilang mga politiko na marami namang pera pero hindi ginagamit, wala man lang itinatabi para sa research. No, irresponsible yung pagbibigay ng mga pahayag, no? Marami nagalit dahil nga sa historical inaccuracy na yon. Plus ginawa pang parang utusan si Lapu-Lapu eh. Inutusan lang ng hindi irahan ng Mactan kundi utusan lang ng Sulu. Marami nagalit. Pero kung tutusin, hindi isang deliberate na pagbabago ng naratibo yung ginawa ni Bongo. Dahil mayroong intention behind noong ganoon na historical distortion. Dahil kapag binanggit niya na si Lapu-Lapu ay isang tausug na galing sa Sulu, ibig sabihin nito, si Lapu-Lapu at si Duterte ay parehong galing sa Mindanao. No, mapapag-ugnay niya, ibig sabihin, si Duterte at si Lapu-Lapu. At ibig sabihin din noon, ma-appropriate ni Duterte yung heroism ni Lapu-Lapu. And remember,
nagbigay siya ng isang pahayag na sabi niya, para sa akin, si Duterte ang modern day Lapu-Lapu. Diba? Narinig niyo siguro iyan. At of course, si Duterte din, may mga pahayag siya kung saan sabi niya, si Lapu-Lapu ay isang tausug. Naniniwala siya. No? So, ang ibig sabihin nito, deliberate yon yung ginawa ni Bongo. No? At yung ginawa ni Harry Roque, at maging yung galing din sa statement ni Duterte. Kasi ito yung way para yung heroism ni Lapu-Lapu bilang isang matapang na tao na galing sa Mindanao ay makuha ni Duterte at sasabihin na isa rin akong matapang na pinuno na galing sa Mindanao. No, ibig sabihin, ito ay isang example kung paano na-weaponize yung kasaysayan. No, at isa sa isa itong patunay na hindi memorization lang ang kasaysayan, no? Delikado ito at mas delikado pa yung sunod ko na example. Next slide po. Another preoccupation ng present government natin ay itong kanilang labis na pakikipagkaibigan sa China, no? Na alam naman natin itong lahat. At alam din natin syempre yung issue sa kanlurang dagat ng Pilipinas or West Philippine Sea, yung pang-aagaw nila ng ating teritoryo, no? At syempre marami yung nagagalit sa Duterte administration dahil sa ginagawa nito na parang pagbebenta ng isla, kapalit of course ng malakihang pangungutang sa China. At isa sa mga way ng pamahalaan para pagtakpan yung ganitong pakikipagkampihan sa China ay yung pag-i-insist nila na may mahabang kasaysayan ng pakikipagkaibigan ang Pilipinas sa China, no? Na bago pa man dumating yung mga Espanyol, nariyan na yung pakikipagkalakalan natin doon sa China, no? At after ng pagdating ng mga Espanyol, patuloy pa rin yung colony dito, no? Yung mga mamamayan dito ng mga Chinese, and later on nga yung emergence ng mga Chinoy. And therefore, sabi nila, hindi natin dapat tignan na kaaway ang China. Dapat natin tignan ang China bilang kakampi natin, no? So, ibig sabihin, makikita nyo rin dito, no? Kung paanong, isang example din ito ng weaponization ng history. Kung paanong yung ating ugnayan sa China na mahaba yung kasaysayan, which is totoo naman. No? Mahaba naman talaga yung kasaysayan ng ugnayan natin sa China. Totoo yun, no? Pero yung problema dito ay kung paano ginagamit yung historical facts na ito. No? Na ito ay ginagamit na weapon para mapagtakpan yung ginagawa ng present government na hindi pagtatanggol sa pamahalaan sa Scarborough at sa Spratlys, no, na sinasabi nila dahil mahaba naman yung relasyon natin sa China, ibig sabihin kaibigan natin sila. So wag nating punahin yung ginagawa nila sa atin, no? 'Di ba, may isang statement pa nga si Duterte na nagbigay ng Sinovac yung China, na sabi ni Duterte, napakabait ng China. Lahat binibigay nila sa atin, wala silang kinukuha pabalik. No, na parang gusto na lang mag-hi ng West Philippine Sea. So, yun yung second example. Third example, dun po sa next slide. Isa pang example kung paano ginagamit ng mga previous slide. Opo, bago yan. Isa sa mga example pa kung paano ginagamit ng mga makapangyarihan yung kasaysayan para i-weaponize ito para sa kanilang layunin ay yung paggamit nila ng mga historical film. Next slide po sa may larawan si Pacquiao at si Isko. Yan. So, may dalawang papalabas na historical film. Hindi ko alam kung ngayong taon ba yan or next year. Yung isa ay ukol sa kay Miguel Malbar, na again, kilala naman ng marami na isang general, isa sa mga last general na sumuko sa mga Amerikano, o nung digmaang Pilipino-Amerikano, na pagbibidahan ito ni Pacquiao. Mayroon ding balita na magkakaroon ng movie about Andres Bonifacio, at ang kukuhain naman nila na aktor na gaganap kay Bonnie ay si Mayor Isko, no? At malay naman siguro yung marami sa atin na itong dalawang ito ay matunog na pangalan sa presidency sa pagtakbo sa pagkapangulo next year.
no? At hindi mahirap na makita yung dahilan kung bakit nila tinik yung project na ito, no? Kasi sa pamamagitan ng pag-akto bilang si Malbar o si Bonifacio o sino pa mang bayani, ito ay way para ma-appropriate ng politiko yung heroism again nung bayani na pinoportray niya, no? Na parang lalabas, magkakaroon ng parallelism sa pagitan ni Bonifacio at Misko at sa pagitan ni Malbar at ni Pacquiao. Sa pamamagitan noon ay malalantad sa taong bayan yung imahe ni Isko at ni Pacquiao bilang mga tila bayani na pinuno na magtatanggol sa ating bayan, no? So yan ay third example, no, at very effective yan, by the way, lalo sa masa, no, sa taong bayan, very effective yung ganitong mga technique. Next slide po. Sa ganitong mga panahon na may naglilitawan na paggamit ng mga politiko sa mga bayani, ay bigla kong naalala yung isang mahalagang linya na sinabi ni Paciano Rizal doon sa isang dula na General Rizal. By the way, maganda itong dula na ito. Available yan sa YouTube. I-search nyo lang, General Rizal, lalabas yan. Ilang minuto lang naman yan. Maaari nyo panoorin, maganda yan. Iyan ay kwento ng kung paanong si Paciano Rizal, na kuya ni Jose Rizal, ay parang may imaginary na conversation siya kay Jose Rizal, no, na parang yung kanyang patay na kapatid gusto niyang kausapin at nagbigay siya nung nagmo-monologue siya ng mga gusto niyang mensahe kay Jose Rizal. Ito ay isinulat ni Floro Kibuyen at ang director nito ay si Chuck Gutierrez. May isang mahalagang linya doon sa General Rizal kung saan relevant ito doon sa present na nakikita natin na paggamit ng mga politiko sa mga bayan. Next slide po. Kaya yung basahin ko sa inyo itong CP na ito, itong quotation na ito mula doon sa tula. Pero bago iyon, yung background niyan, ukol yan doon sa naghihinanakit si Paciano, yung kuya nga ni Rizal, ukol doon sa ginawa ng mga paring Dominicano na pangangamkam ng mga ng kanilang lupain sa Calamba, Laguna, kung saan pinalayas yung marami sa kanila ng mga pari, kinamkam yung kanilang lupain. Yung mga college student dito na nakapag-take na ng Life and Works of Rizal, siguro ay alam ninyo yung ukol dyan sa Hacienda Calamba. At ayan yung basahin ko. Ang sabi ni Paciano kay Jose Rizal, habang ikaw ay nasa Europa, hindi mo naranasan ang mga kahirapan at pagdurusang naranasan namin dito. Malupit at marahas na pagtaboy sa mahigit 300 pamilya sa Calamba mula sa kanilang tahanan at lupang sinasaka. Tinaboy sa kanilang lupang kinalakihan sa kadahilan ng di na kayang bayaran ang walang tigil na pagtaas ng upa sa lupang kinamkam ng mga halimaw na ngayoy pinupuri ka tuwing kaarawan mo at anibersaryo ng iyong kamatayan. Pepe, naghihirap dumadaing ang ating mga kababayan nang ikaw ay maginhawang naglalakbay, nagpapakadunong at naaaliw sa magagandang tanawin sa Europa. Naghihirap pa rin sila hanggang ngayon. Very relevant dito yung nilagyan ko ng linya dyan, no? Kinamkam ng mga halimaw na ngayon pinupuri ka tuwing kaarawan mo at anibersaryo ng iyong kamatayan. No? Na kung paanong yung mga makapangyarihan dati ng Spanish period ay inapit nila yung bayan, sila pa rin naman ngayon yung nangape, no? Doon pa rin sa linya nila ng mga elite, ng mga kapitalista, Panginoong may lupa, ng ilang mga politiko, sa linya pa rin nila nanggagaling yung mga nangapi. At itong mga nangapi na ito ay may lakas ng apog na gamitin yung mga bayani, na i-quote yung mga bayani, na gumanap ng mga bayani habang pinagsasamantalan nila behind the scenes yung bayan, no? At isa ito siguro sa reality na maipapakita sa atin ng kasaysayan kung bakit kailangan mag-ingat ng bayan sa tuwing yung mga elite, yung mga makapangyarihan ay ginagamit yung mga bayani, no? Kasi katangian talaga nila yan, no? Para kailangan kasi nila maipakita sa bayan na sila'y nasyonalista para maitago yung pang-api na ginagawa nila behind the scenes, no? Habang may mga malalaking hasyenda sila, may mga malalaking mga kumpanya,
o mga politikong nakikipagtulungan sa ilang mga kapitalista habang ginagawa nila yung pang-aapi na iyon, tapos iko-quote nila sila Rizal, no? At sila pa yung magsasalita kapag kapag pagdiriwang ng kaarawan o kamatayan ng mga bayani na ito. Next slide po. So yung tatlong binanggit natin na example ay nagpapakita, no, ito ay nagpapatunay na dangerous ang history, na hindi siya basta-basta na pang library lang, na pang trivia-trivia lang, na pang sali lang sa quiz bee o memorization lang ng mga capital ng mga bansa o kailan pinanganak yung mga bayani, kailan sila namatay. No. Hindi ganun kasimple yung kasaysayan. Dahil ito ay mapanganib na instrumento na pwedeng gamitin ng mga makapangyarihan para ma-preserve nila yung legitimacy ng kanilang power. No? Next slide po. At ito yung dahilan kung bakit I think malaking hamon ito sa inyong mga kabataan. Malaking hamon ito dahil kung nagagawa ng mga makapangyarihan na gamitin yung kasaysayan bilang weapon, no, para ma-preserve yung power nila, para patuloy sila namang oppress, hindi ba dapat mas i-weaponize ng kabataan ang kasaysayan sa ngalan ng katarungan? Hindi ba dapat mas gamitin kung nasisikmura ng mga makapangyarihan na gamitin ito para sa kanilang sariling interes, hindi ba dapat mas maging urgent yung paggamit ng mga kabataan dito sa kasaysayan, yamang yung gustong mangyayari ng kabataan na ipagbabagong panlipunan? So isang malaking hamon ito, no, lalo sa mga kabataan. Next slide po. At ito yung dahilan kung bakit naniniwala ako na potential instrument for nationalism and social change yung kasaysayan, no? At isa sa mga pwedeng nating pwedeng maging benefit, pwedeng maging utility ng kasaysayan para sa atin ay yung pagsisiwalap ng mga injustisya. Next slide po. Maaari nating magamit yung kasaysayan sa pagsisiwalap ng injustisya kasi maraming forma ng injustisya na structural, no? At alam niyo bilang narito sa org na nagsusulong ng inclusivity, malinaw ito sa inyo, no, na maraming forms ng injustices na structural. Ibig sabihin, hindi ito pina-perpetuate ng iilan lang, kundi ito ay mga sistemang nakaugat mismo sa lipunan, no? At dahil marami, tulad halimbawa ng gender oppression, no, kagaya halimbawa ng class oppression, kagaya halimbawa ng racial oppression at iba pang uri ng oppression, marami sa mga yan structural, no? At dahil structural yung mga bagay na iyan, hindi mo yan masusolusyunan nang hindi mo ina-analyze yung mga root niyan, no? Malalim yung pagkakaugat niyan sa nakaraang mga yugto ng ating kasaysayan bilang isang bayan, no? So isa sa, at syempre kailangan mong i-diagnose yung problem bago mo masolusyunan, 'di ba? Yung mga doktor, hindi naman yan makakapag bigay ng lunas kung hindi mo na nalaman yung ugat ng problema. Ganyan din sa pag-aaral ng lipunan, hindi mo masusolusyunan yung mga suliranin ng lipunan natin kung hindi mo muna yan i-diagnose. At isa sa mga instrument na pwede nating magamit for social analysis para ma-diagnose yung mga problem ng lipunan ay kasaysayan. Potential tool yung history, no? Dahil sa pamamagitan, kasi ang kasaysayan ay mayroong pattern, no? Ang yung structure ng injustices ay may pattern yan, eh, no? At recurrent yan madalas. Na kung ano yung mga problema natin sa nakaraan, marami sa mga yan ay problema pa rin natin sa kasalukuyan. Kaya it's very important na i-analyze yung pattern ng problemang ito sa nakaraan para ito'y mas solusyonan sa kasalukuyan. Next slide po. Another lesson, I think, na makukuha natin mula sa kasaysayan bilang instrumento ng pagbabagong panlipunan ay makapagtuturo ito sa atin, no, na isa sa pinakamahalagang aral na kailangan nating matutunan ay yung matuto tayong i-identify kung sino talaga yung kaaway sa kakampi. No, sa mga naghahangad ng pagbabagong panlipunan, mahalaga itong puntong ito. Ito ay magandang nai-illustrate nung novelist na si Epsilon Jose,
marahil kapag narinig ng ilan dito yung pangalan ni Shonil ay napapataas siguro ng kilay dahil sa politikang meron si Shonil. But I think magagamit pa rin natin yung ilan sa kanyang mga akta. Lalo pa dahil marami sa mga sinulat niya ay panahon ni Marcos. No? At nung panahon ni Marcos, anti-Marcos siya and very radical si Shonil noon. No? Ngayon, nagbago na yung kanyang politika. Pero yung kanyang writings dati nung panahon ng martial law, very radical iyon. At napakagandang basahin ukol nga dito sa social change. At may isa siyang, doon sa kanyang sikat na Rosales saga, yung 5-volume na aklat ukol sa Rosales, may isa doon ang title, My Brother, My Executioner. Maganda yung nobelang iyan. Yung bida doon, may isang eksena kung saan yung bida na si Luis Asperi ay nakikipag-usap doon sa kanyang kasamahan sa opisina. At ang sabi niya, I think isa sa problema kung bakit nagfe-fail yung mga movement for social change sa Pilipinas ay dahil doon sa mga elemento na nagkukunwaring kakampi natin. Pero totoo, habang sila'y nagkukunwaring kakampi natin, behind the scenes ay pinagsasamantalahan nila tayo. No? At yun yung mga elite, no? Na kinabibilangan nga ng mga Panginoong may lupa, mga kapitalista at ilang mga makapangyarihang politiko, kung saan may tendensya kasi yung mga elite. Ganito yung madalas nilang ginagawa. No? Noong panahon, sabi ni, quoting again si Luis Asperi, ang sabi niya, nung dumating yung mga Espanyol, no? Yung mga elite nakipagkampihan sa mga Espanyol eh. Nung naganap yung rebolusyong Pilipino noong 1896, no? Lumaban sila Andres Bonifacio. Nung initial phase nung revolution, yung elite hindi kumakampi sa mga revolusyonaryo eh, no? Pero noong second phase na ng revolution, no, that is noong 1898 na, nung malakas na yung himagsikan at malapit ng manalo, yung mga elite na makapangyarihan biglang kumampi sa mga revolusyonaryo. No? At bakit sila kumampi? Kasi syempre para makuha yung credit ng himagsikan, para maipakita na sila yung nagpapanalo, plus para ma-retain yung power nila, no? So laging hina-hijack ng elite yung kilusa na ginagawa ng masa, no? Lagi nilang katangian 'yan. Nung dumating na yung mga Amerikano, again yung mga elite iniwan nila yung mga revolusyonaryo. Tapos kumampi agad sila sa mga Amerikano. No? Nung dumating yung mga Hapon, umalis sila sa mga Amerikano, kumampi agad sila doon sa mga Hapon. No? Nung matatalo na yung mga Hapon ng mga Pilipino, kumampi ulit sila sa mga Pilipino. At nangyayari yan hanggang sa kasalukuyan. Kung sino yung dominant na power, doon sila kumakampi. No? Ganun din nung panahon ni Marcos. Diba, halimbawa sila Enrile, no, kakampi ni Marcos yung mga iyan. Nung papabagsak na si Marcos, iniwan nila. No, at sila ay kumampi na kila Cory. At noong at sa kasalukuyan, syempre of course dahil yung Duterte administration ay mabait sa mga Marcoses, iba na naman yung naratibo nila Enrile, no? Hindi ko alam kung napanood niyo yung interview sa kanya about kay Marcos, pinupuri niya si Marcos. So bumaligtad na naman ng ganun dahil nga yung present na powerful na politiko, which is si Duterte, nasa kanya yung kapangyarihan. So naglilipatan sila, no? Parang sa mga partido lang din 'yan. Yung party system natin sa Pilipinas ay sinasabi ng marami na problematic dahil hindi malinaw yung ideology, no? Kung sino yung presidente, current president, yung marami sa mga tao lilipat ng partido, no? So katangian ng elite yung pagiging balimbing, no? At very important na yung taong bayan, no, at gayon din yung mga middle class na gustong kumampi sa taong bayan, it's very important na ma-identify natin kung sino talaga yung mga kalaban. No, kasi once na na-identify natin kung sino yung mga sino yung tunay na kalaban, sino yung nagkukunwari lamang nakakampi, doon natin mahuhubaran sila ng kapangyarihan. Kasi kapag hindi natin alam kung sino talaga yung kalaban talaga ng masa, ay patuloy na mangyayari yung pananamantala. No, at isa yung pag-aaral sa kasaysayan sa magbibigay sa atin ng kamulatan ukol sa isyong iyan, no? Next slide po. Kaya I think ay healthy na attitude yung pagiging mapagduda sa mga makapangyarihan. No, healthy na attitude ito dahil maiiwasan ng taong bayan yung pananamantala ng mga elite, no? And I think kung totoong kakampi naman talaga yung mga elite ng mga makapangyarihan, kung totoong kakampi naman sila ng masa, ng taong bayan, I think makikita naman natin iyon, mararamdaman naman natin, makikita natin sa kanilang mga aksyon. No, kasi hindi naman lahat ng mga makapangyarihan ay
nananatili doon sa kanilang posisyon ng pagiging mapangapi. May ilan sa mga mapangyarihan na middle class, upper class, pumababa para maging kakampi ng masa, no? And I think okay lang na sa simula initially magkaroon ng pagdududa sa kanila yung taong bayan, kasi responsibilidad ng mga middle class and upper class na mga makapangyarihan na patunayan yung sarili nila doon sa bayan, no? Responsibilidad nila yon na mag-work hard sila para mag-gain nila yung tiwala ng bayan. Next slide po. Sa palagay ko, isa pa sa pwedeng maging utility ng history, pwedeng maging usage nito sa atin, ay yung pagbibigay ng inspirasyon sa mga kabataan bilang ahente ng pagbabagong panlipunan. No? Nagbibigay ito ng inspirasyon kasi may mayroong consistent na pattern sa kasaysayan ng Pilipinas na kapag binaybay mo yung ating kasaysayan, ang madalas na namumuno for social change ay laging mga kabataan. Noong 19th century, of course, malinaw yan. No, nung halimbawa si Emilio Jacinto na tinatawag na utak ng himagsikan at primary na tagapayo ni Bonifacio, 19 years old lang nung sumali sa Katipunan, no? Batang-bata pa. Si Goyo naman, si Gregorio del Pilar, nung siya ay sumali sa himagsikan, 21 years old lang Tapos by the age of 23 naging general na. Of course si Rizal 24 years old nung pumunta sa Europa. No, at ilang taon lang nung naisulat niya yung Noli Me Tangere. Ibig sabihin, makikita natin, at hindi lang naman sila, no, yung generation nila ng 19th century, throughout Philippine history, malinaw iyan na laging mga kabataan yung nanguna para sa pagbabagong panlipunan. Kaya naman kahit medyo cliche ng pakinggan, kailangan pa rin nating i-insist na kabataan ang pag-asa ng bayan. No, at naniniwala ako personally dito na kabataan ang pag-asa ng bayan, exactly because kayong mga kabataan yung maraming panahon at enerhiya para isulong yung pagbabago. Of course, yung mga matatanda, na dating nagsusulong ng pagbabagong panlipunan, meron pa rin naman silang maitutulong. Pwede silang maging tagapayo ng mga nakababata, ipasin nila yung karunungan nila sa mga nakababata, no? Pero yung mismong frontline, no, para doon sa pagbabago, kabataan na yung dapat na nandun, no? Bakit? Kasi kayong mga kabataan, yung maraming panahon, yung mga matatanda, papaalis na sila sa mundo natin, no, konti na lang yung mga taon na nalalabi nila, pero sa kaso ninyo napakarami pa ninyong panahon. Ibig sabihin, marami kayong oras para makilahok, para bumuo tayo ng isang lipunan na mas makatarungan, na mas maginhawa, plus mas marami kayong enerhiya, of course, kaysa doon sa mga matatanda na, no, lalo na yung mga senior citizen na nagsusulong ng katarungang panlipunan. Next slide po. Kaya napakahalaga na gamitin na inspirasyon yung kasaysayan para immobilize yung mga kabataan for social change, no? Pero may mga pagkakataon, and I think yung ibang mga kabataan siguro dito, siguro ay na-experience nyo na ito once. Na kapag nagsasalita yung mga kabataan ukol sa mga isyong panlipunan, minsan may ibang mga nakatatanda na ganito yung mga sinasabi. Sasabi nila, ano ba yan? Kabata-bata mo pa, estudyante ka pa lang, hindi ka na mag-aral mabuti kung ano-ano yung inaatupag mo. Nakikialam ka sa politika, wala ka pa namang ampag. Ano bang ampag mo? So, siguro ay naririnig nyo rin yan. No, pag magsasalita yung kabataan, tatanungin ng mga nakatatanda, ano bang ambag mo? Hindi ka pa nga taxpayer. Tapos sabi nila, hindi ka pa nga butante. No, sasabihin nila ng ganun yung mga kabataan. Na I think ito ay destructive, ito ay delikado, kasi yung ganitong klase ng rhetoric ng ibang mga nakatatanda ay pwedeng makakontribute para sa paghubog ng bagong henerasyon ng mga kabataan na apathetic, mga kabataan na walang pakialam sa bayan, walang pakialam sa lipunan, kasi ang pakialam lang nila yung pag-aaral nila para sa kanilang sarili, tapos sa kanilang pamilya, no? Na-experience ko ito once sa pagbibigay ng ilang mga komentaryo sa aking pagtuturo sa politika, ay mayroong nagbalita sa akin, nag-send sa akin screenshot na may isang estudyante na minumura ko ng minumura. Sabi niya, bakit puro ukol sa mga komentaryo ukol sa lipunan, katarungang panlipunan, politika yung pinagsasabi ko sa kanila, sila daw ay mga hindi naman social science major.
hindi naman sila major sa history, anthro, sociology, etc. No? Ang major daw nila, natural sciences, applied sciences, pharmacy, dentistry, etc. So, sabi nung isang estudyante, anong doon sa screenshot na yun, anong kinalaman ng mga isyong iyan ng politika at pagbabagong panlipunan sa aming mga major sa dentistry o pharmacy? Na sa loob-loob lamang ng isip ko, ang gusto kong sabihin sana ay kailangan nating tandaan na si Jose Rizal ay hindi major ng social science, major yan ng ophthalmology. Gayun din si Antonio Luna, major yan ng chemistry, walang kinalaman sa lipunan yung major niyan. Ganun din si Graciano Lopez Haina, medicine din yung major niyan. Si Juan Luna, of course, fine arts, no? Wala sa mga yan, wala sa mga bayani natin ng 19th century ang may major ng social sciences. Pero hindi yun nakasagabal sa kanila para magkaroon sila ng pake doon sa kanilang lipunan. No? Dahil hindi nila nakita yung kanilang profession na hadlang doon sa pangangarap nila para sa pagbabagong panlipunan. Kasi I think irrelevant yung kung ano yung course mo doon sa pagmamahal mo sa bayan. Eh. Kasi kung ikaw ay major ng social science pero wala kang pagmamahal sa bayan mo, hindi ka pa rin magkakaroon ng pake. Kung ikaw ay major ng accountancy, ng engineering o iba pa na walang directly kinalaman sa politika at lipunan, pero mahal mo yung bayan mo, I think magmamanifest yun. No? Kaya I think kahit ano yung iyong major, katulad ng mga bayani natin doon, no? Ang issue dito ay yung pagmamahal mo doon sa bayan. O hindi pwedeng gamitin na excuse yung, ayan, layo naman sa social science nung aking major eh. Kaya wala akong pakialam sa mga nangyayari sa lipunan. Kaya wala akong pakialam sa mga balita ukol sa bansa. No? At I think isa yon sa mga delikadong mentality na pwedeng magkaroon yung mga kabataan kapag patuloy na na-imbibe yung sinasabi ng ilang mga nakatatanda, no, na yung ano ba yung ambag mo, na huwag kang makialam sa lipunan kasi bata ka pa lang. Next slide po. Kasi kung imagine natin, i-try natin imaginein, paano kaya kung yung sinasabi ng ilang nakatatanda ngayon sa mga kabataan, paano kaya kung ganun din yung sinasabi ng mga nakatatanda kina Rizal, kina Graciano Lopez Haina, kina Marcelo H. Del Pilar, paano kung yung kabataan na sina Bonifacio, ganito yung naririnig nila, no? Halimbawa kay Rizal, paano kaya kung ganito yung sinasabi sa kanya ng mga nakatatanda? Ano ba yan? Ba't ka sumasali sa La Solidaridad? Eh puro aktivista yan. Rebelde sa pamahalaan. Tsaka ba't ka nagsulat ng nobela ng Noli Metangere at El Filibusterismo? Dapat mag-focus ka na lang sa pag-aaral mo. Wala namang kinalaman yung politika sa pag-aaral mo eh. Sayang yung tuition fee mo. Pinadala ka pa naman ng mga magulang mo sa Europa para mag-aral, tapos ginagawa mo, nakikisali ka sa mga politika at mga isyong panlipunan. Estudyante ka palang Rizal, wala ka pang ambag sa bayan, kaya manahimik ka na lang. Paano kaya kung ganun yung kind ng lohika na naririnig ng mga bayani natin noong panahong iyon? No, ano kaya yung magiging destructive ito sa mentality ng generation na Rizal, no? Ibig sabihin, hindi dapat i-tolerate yung ganitong klase ng retorika, ng ganitong klase ng mentalidad, no? Na imbis na yung mga kabataan ay i-discourage na magsalita at makialam ukol sa mga isyong panlipunan, dapat ay lalong encourage yung mga kabataan. Next slide po. At kagaya nga nung sabi ko kanina, ay gamitin na inspirasyon yung kasaysayan, no? Para magkaroon ng paninindigan yung mga kabataan. And of course, mahalaga na magkaroon ng paninindigan yung mga kabataan ukol sa pagbabagong panlipunan. Kasi at the end of the day, future niyo yung nakasalalay dito. No? Yung lipunan na magkakaroon tayo, batay sa mga kilos na gagawin ninyo, kayo rin naman yung makikinabang dito. Lalo na yung susunod na generation. No? No? Maganda yung metaphor ng ano eh, ng hagdan sa pagbabagong panlipunan. Na yung iba kasi ay nadidisillusioned na, iniisip nila na wala nang mangyayari sa Pilipinas, wala na tayong pag-asa, puro kaguluhan, puro injustisya, kahit kumilos tayo, wala na mangyayari. No? And I think dapat natalikdan yung ganung klaseng mentality at
at ang magkaroon tayo ay yung klase ng mentality kung saan tinitignan yung pagbabago bilang parang isang taong humahakbang sagdan, no? Parang isang tao na humahakdan sagdan na paunti-unti, pa isa-isa, pero mahalaga, nakakasulong, no? At dahil yung pagiging impatient sa social change ay delikado din minsan, at iyan I think yung isa, yung pagmamadali ng pagbabago, yung dahilan siguro kung bakit nasiseduced yung ibang mga tao sa authoritarianism, no? Kasi syempre kapag may diktador, kapag authoritarian yung pamahalaan, mabilis yung change eh. Kasi isang tao lang yung nagde-decide. Sa democracy, nagdi-discuss yung lahat, no, dumadaan sa mahabang proseso bago maipasa. And therefore, mas mabagal yung pagbabago doon sa demokrasya. Kaya yung iba ay nasiseduce ng authoritarianism. Yung iba, kaya nga siguro marami yung bumilib noon kay Marcos. At ngayon, yung mga bumibilib kay Duterte, no, dahil nasiseduce ng authoritarianism dahil doon sa pagiging impatient. Na ang nagiging resulta ay lalo tayong napapahamak. O lalong napapahamak yung bayan. Kaya mas okay na sa palagay ko yung isang taong hindi nagmamadali na pa isa-isang hakbang sa hagdan, at least sumusulong siya kahit dahan-dahan, kesa doon sa tao na sobrang bilis ng pagtakbo doon sa hagdan na dahil sa pagtakbo ay nasemplang, no, at babalik na naman siya doon sa simula, no? At yun yung isa sa dapat na magkaroon na perspective tayo doon sa social change, no? At lalo pa dahil ganyan tumingin yung mga historiador sa pagbabagong panlipunan, no? Hindi nila tinitingnan yung pagbabagong panlipunan bilang isang yugto lang na overnight magkakaroon agad ng pagbabago, kundi tinitingnan nila ito na bawat generation ay nagbibigay ng contribution para doon sa pagbabago. Na it doesn't matter kung hindi agad natin makuha sa ngayong taon o sa generation natin, hindi natin agad makuha yung ideal na lipunan na gusto natin, no? Kasi wala namang maunlad na bansa na overnight ay umunlad, no? Yan ay culmination ng napakaraming successive generations na nag-contribute para doon sa social change, no? At ibig sabihin, hamon ito doon sa mga kabataan na gawin yung inyong part, no? Dahil nagawa na ng mga earlier generations sa history yung kanilang mga magagawa para sa pagbabago, it's up to you naman, no, nagawin naman yung inyong mga magagawa para sa panahon na ito, no? At ito ay syempre ito ay pamana nyo rin para doon sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino, no, para magkaroon sila ng isang uri ng lipunan na mas maginhawa, mas malaya, mas makatarungan kaysa sa meron tayo ngayon. Gusto ko na lamang tapusin yung panayamo lekturang ito sa pamamagitan ng pagsipi sa dalawang magandang quotation mula kay C.S. Lewis, yung author ng Chronicles of Narnia, and din kay Karl Marx. Next slide po. Sabi ni Lewis, "We need intimate knowledge of the past. Not that the past has any magic about it, but because we cannot study the future, and yet need something to set against the present. A man who has lived in many places is not likely to be deceived by the local errors of his native village. The scholar has lived in many times and is therefore, in some degree, immune from the great cataract of nonsense that pours from the press and the microphone of his age." Katulad nung madalas kong sabihin sa mga estudyante ko sa history, hindi tayo nag-aaral ng kasaysayan just for the sake ng pag-aaral ng nakaraan, dahil wala na namang mapapalasin na Rizal sina Bonifacio kahit pag-aralan natin siya. Sila eh. Tayo yung mayroong mapapakinabangan mula sa pag-aaral natin sa kanila. No, sabi nga ni Lewis dito, walang something magical sa nakaraan. No, hindi mo siya pinag-aaralan just for the sake ng pag-aaral sa nakaraan, kundi pinag-aaralan mo siya kasi kailangan mo ng basis sa decision making para sa present, para magkaroon ka ng magandang present. And of course, hindi mo pwedeng gamitin basis yung future kasi hindi pa yung dumarating, hindi mo pa alam yun, no? At ang tanging magagamit mo lang sa decision making sa present ay yung past. At yun yung dahilan kung bakit mahalaga yung nakaraan. Maganda rin yung isa niya pang sinabi diyan, na yung isang may malalim na kaalaman sa nakaraan ay parang isang traveler na nakapag-travel na sa maraming lugar at maraming panahon.
dahil nakapag-travel na siya sa maraming panahon at maraming lugar sa pamamagitan ng pag-aaral sa nakaraan, ay magkakaroon siya ng malawak na perspective. At dahil malawak yung kanyang perspective, hindi siya madaling mauto ng mga oppressive na elements sa kasalukuyang lipunan. Kasi alam niya na recurrent yung nangyayari, na hindi yan bago, na napagdaanan na natin yung marami sa pinagdadaanan natin ngayon. At same old technique yung ginagawa ng ilang mga makapangyarihan na ng oppressed. Alam iyan ng mga may malalim na pagkakaalam sa ating kasaysayan. At last slide po. Isa sa mga pinakatanyag na quotation mula kay Marx, ito mga sumusunod. Sabi niya, "The philosophers have only interpreted the world in various ways. The point, however, is to change it." Na I think ito ay ma-apply din sa mga nag-aaral ng lipunan. Kahit hindi mga major sa kasaysayan, sa agampan lipunan, etc. No? Na napakarami na nag-aaral ukol sa nakaraan, napakarami nang na-produce ukol sa nakaraan, ukol sa lipunan. Pero kung yung lahat ng pagpapakadunong natin sa kasaysayan at sa lipunan ay hindi natin magagamit para sa pag-build ng isang magandang lipunan sa kasalukuyan, I think ay walang kwenta yung lahat ng pag-aaral na iyon sa nakaraan. Walang saysay yung pag-aaral sa nakaraan at pag-aaral sa lipunan na hindi nagiging instrumento para sa pagbuo ng isang mas makatarungang lipunan sa kasalukuyan. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong bahay. There was a power outage sa Place ni Therese. So I'll be the one hosting muna for now. Thank you very much for that inspiring and passionate presentation, Sir Santos. Allow me to share a few takeaways that I got from your presentation. It was an affirming eye-opener for me that the elite and politicians use historical figures to promote an image that they are nationalistic and that they are patriotic. I also agree with what you said, Sir Santos, that a little cynicism is needed for change. We need to question the elite and the things that we see in politics, because if the elite are genuine with their actions, mararamdaman ng taong bayan yung honesty and integrity sa actions nila. Also, inspire the youth to have agency and mobilize social change. And the thing that I love the most that you said, irrelevant kung ano yung course mo para sa pagmamahal sa bayan. Hindi excuse na malayo yung course mo sa social science. Kung mahal mo yung bayan, magmamanifest iyon. Thank you so much, Sir Santos, for that.